What's up guys, Ran here. So, andito tayo ngayon para turuan ko kayo kung paano mag-install ng ARC 9 sa iyong PC. So, magsimula na tayo guys. So, ito, ang kailangan mong gawin is open your Chrome, Google Chrome, then type mo sa URL dito, playpark.com. Then, pagka lumabas na playpark.com, punta ka dito sa downloads. Then, hanapin mo si ARC Online. Yan, then hit download. Etong PH link, dalawang klase na yan guys kasi, dalawang klase. Etong PH link, yung mga players dito sa Pilipinas, pagka yung itong ano, full client installer, alternate link, ibig sabihin, for users outside of the Philippines, ibig sabihin yung mga nasa abroad, iba, yung mga nasa ibang bansa, ayan. So, nandito tayo ngayon sa Pilipinas, so ang na-download natin, itong PH link, ayan. So ayan, nag-start na siya mag-download. Then after niya ma-download, tapos magpunta ka dito sa folder mo, file folder. Then punta ka sa downloads. Syempre, doon na pupunta yung dinownload mong file, diba? Then eto, click mo si Playpark ARC Online Installer. So gagawin mo, right-click mo muna. Then extract to Playpark Installer. Ibig sabihin, nalabas na yung pinaka-installer niya, diba? Yung client installer. Rekta na siya agad. Kasi kesa sa i-open mo yung RAR, tapos doon mo palang i-open. Pero pwede naman siya doon. So, wait. So, after matapos nung extract, syempre, masi-separate folder siya. Then, open mo si Playpark Installer. Then, ARC Online Setup. Ayan. Tapos, lalabas yung setup. Welcome to ARC Online Setup. Next mo lang itong ARC Online, tapos I agree, then mamili ka dito ngayon sa destination folder. If kung saan mong gustong folder, pwede sa C, pwede sa D, sa E, F, G, or kung saan mo talagang gustong ilagay yung ARC Online or mag-install. So ako pipiliin ko dito sa H, which is dun talaga yung storage for games ko. Then hit next. Then okay na yan, kahit na i-click mo doon at create shortcuts. Then, rekta install agad. And, antayin mo lang ma-install itong ARC Online. So yan, after matapos itong ARC Online setup, then ito na ilalabas dyan. Run ARC Online, i-check mo lang yan. Tapos then hit finish para mag-launch na yung ARC Online launcher. Then pagka nag-launch na siya, saka siya magpa-patch. Papatch pala siya kung ano yung mga laging updates na kailangan. I-update niya automatically. So pagka mabilis yung internet connection nyo, mabilis na matatapos yan. So antay-antay lang tayo ng patch. Then, pagkatapos ng patch na yan, okay na lahat. Then, pwede ka na mag-login ng iyong account. Pwede ka na mag-login ng character. Kung ano man gusto mo. Belato, Acacia, or Cora. Diba? So, ayan. Wait lang natin, guys. So, ayan. Natapos na siya mag-patch. Ang gagawin mo para mawala yung X2 game dito, ayan yung itsura na yan, kasi wala pa yung, hindi pa naka-ice eh, katatapos na mag-patch yan. So gagawin mo naman, i-close mo yung ARC Online na yan, then click mo yung ARC Online mo ulit, i-launch mo yung launcher, then pagka na-launch mo siya ulit, ayan, okay na siya guys, okay na. Ayan. Tapos mag-login ka na ng iyong character dito sa iMember login. Login mo na ang character, ayan, na-login ko na yun sa akin. Then, hit mo yung login, click mo yung login or enter. Enter, teka mali yung password ko. So ayan, hit enter or click the login. Then, mamili ka ng kung anong gusto mong server, pwedeng sa Nobus, Desolation. Etong Outlaw 2, this coming 18, August 18, 2020 mag-open na siya after siya na maintenance. So, sa ngayon, Nobus muna tayo. Ayan, click mo yung Nobus, then all good. Good to go na. So, antayin mo na lang mag-loading. Gumawa ka na ng character.
maglagay ka na ng fire guard mo. Ano? So, yun lang guys. Ganun lang napakadali. Ganun lang kadali mag-install ng ARF Online sa iyong PC. Hi, Park! So, pagka may mga tanong pa kayo guys, i-click mo lang sa Facebook, dun sa Run Towards Evangelista, or i-type nyo dyan sa URL nyo. Andiyan naman yung link sa description, pati yung mga download link sa ARF Online. So, pagka may mga tanong pa, wag nyo pa rin yung message. Also, wag kanyong kalimutan. Wag nyo kalimutan mag-subscribe sa akin. So, pati nyo guys. Salamat.